ako sa loob ng kwarto. So, lalabas na ako kasi pupunta ako sa tindahan. Ano ng oras ngayon? 7 o'clock na ng umaga. So, kailangan naman nating magtrabaho. Ganyan ang buhay natin sa araw-araw. Dahil kung hindi tayo magtatrabaho, wala rin tayong pera. So, kailangan natin ang pagtatrabaho sa araw-araw. Pupunta ako sa bodega, titingnan ko yung mga stock doon, then mag-update ako ng presyo ng bigas dahil nagmahal na ang bigas, mga kamams. Kahit anong mga bilihin ngayon, nagmahal na. Kahit karne, nagmahal na rin karne ng baboy. Kahit anong mga bilihin, mga gulay, ang taas-taas na ng mga presyo. Paano na tayo ngayon kung hindi tayo maghahanap buhay? Hindi tayo gumalaw sa araw-araw. Hindi tayo makakakain kung hindi tayo gagalaw sa araw-araw. So, dito ako pupunta sa bodega. So, ito mga kamams, oh. Ito yung dumating na bigas kahapon. Tinatabunan ito dahil may mga manok sa itaas kung minsan, then tinutuka, so sayang yung mga mabubutas yung sako. So hindi mo na yan mapupulot gaya dito. Yan, mabubutas dito gaya ng ginawa ng manok kanina. Oh. Yan, nabutas. So kailangan tabunan ng trapal para hindi masira yung sako niya. Kasi hindi na yan mapupulot dyan sa lupa pag nabuhos. So mga kamams, kahapon dumating ang bigas. Nagmahal na ng mahigit kumulang 100 sa isang sako ang itinaas ng bigas. So paano na ngayon naman may titinda? Ano naman ang sasabihin natin sa mga customer? Kasi kung minsan, yung mga customer naghahanap sila ng mas murang bigas na mas quality. So ngayon, ang gagawin ko is itataas ko rin yung presyo sa retail at saka sa isang sako. Kasi kung hindi ko tataasan yung presyo, hindi rin ako magkakaroon ng tubo kasi marami ka rin na binabayaran. May gas, may sa driver, may sa mga tao. So, dapat din na i-balance muna, hindi rin malugi yung customer. At sa ikaw na nagtitinda, hindi rin malulugi. Kailangan marunong kang mag-balance kung ano ang gagawin mo sa mga paninda. So, mga kamams, sa panahong ito kasi, mahal na yung mga bilihin. Kuminsan nga, parang hindi ka na mag-ulam ng karne kasi ang mahal-mahal. Pero hindi man pwede na hindi ka mag-ulam ng karne kasi kung palagi na lang gulay, parang hinahanap din ng panlasa mo yung karne ng baboy. So kailangan may karne ng baboy, may gulay, prutas, ganun para may balance din yung kinakain. So ito mga kamams, ang bigas ito ay galing sa city sa Coronadal. Konti na lang kasi yung mga palay doon na hinaharvest kaya yun ang dahilan kung minsan na ang bigas tumataas because of demand and supply. Tinataas man nila kung konti na lang yung palay. So, kailangan natin na maghanap naman ng bigas sa ibang lugar para meron tayong i-display sa tindahan. Sa tindahan kasi hindi man malaki yung tutubuin, pakunti-kunti lang para lang na meron kang paninda. Anuhin mo yung paninda mo na mataas ang gusto mong tubo kung mahina naman ang galaw ng paninda mo. Mas mabuti kahit pakunti-kunti lang para yung paglabas ng supply ay ng
ng bigas mo is madali lang. So yan mga ka-moms, kung minsan pag wala ng bigas, mahihirapan ka. So maghahanap ka naman ng bigas kung saan ka naman kukuha. Meron din mga imported, pero kung minsan sa kinukuhaan namin sa supplier, mauubusan din langan na mayroon ka palaging display sa tindahan. Kasi pag pumunta yung customer na wala kang bibigay sa kanila, so aalis sila. Kasi dapat maraming uri ng bigas yung i-display mo. Kasi kung isa, tatlo, dalawa lang, o apat, naghahanap din sila ng iba't ibang uri ng bigas. So yan mga ka-moms, kasi kung may tindahan ka, talagang maghanap ka talaga ng mga bigas na mga quality, dahil gusto rin ng mga tao yung bagong giling, yung malambot. So mahiya ka naman na i-display mo dyan kung minsan nasasabihin mo na malambot kahit matigas. So alam naman na ang mga customer talaga ay naghahanap sila ng mga quality at bago na giling na mga bigas. So kung gusto natin na hindi aalis yung customer natin, servisyuhan natin sila ng maayos. So yun mga ka-moms, ang ginagawa ko sa tindahan. Naghahanap sila ng mga mura, pero kung minsan hindi rin tayo makahanap ng mura kasi pag binili natin doon sa city ng ganyang presyo, hindi rin tayo magkukuha ng tubo kasi marami rin tayong binabayaran. Yan mga ka-moms, kasi kung minsan hindi rin natin alam kung ano ang isip ng mga customer. Hala, maglibot sila sa palengke, maghanap ng mura. So sabi ko sa kanila, sige, kung gusto nyo, maghanap muna kayo doon sa ibang nagtitinda ng bigas. At kung makakita kayo, doon na lang kayo magbili. Kasi hindi ko pwede itong paninda ko ibigay sa inyo ng mura. Kasi mahal din ang purchase ko. So sabi nila, sige, maglibot daw sila, pero kung wala silang makita, babalik sila. So yun na nga mga ka-moms, hindi mo man sila persahin na bibili sa'yo kasi yung tao naghanap din ng mura. Pero kung minsan may suki ka rin na kahit tataas pa ng 20 pesos, dyan siya talaga bibili sa'yo. Pero meron din mga suki kung minsan na naghahanap ng mga presyo ng bigas na mura. Lalong-lalo na yung mga customer na merong mga tindahan. So kagaya din ng mga tindahan na gusto nila na magkaroon din ng tubo. So yun lang mga ka-moms, ang may tindahan tayo, magtiis-tiis muna tayo kung konti-konti lang yung tubo, kasi ganyan talaga pag nagninegosyo. Alangan naman mga ka-moms, ihinto mo kung mahal na yung presyo, hindi, tuloy-tuloy natin yung ating negosyo, go pa rin kahit konti-konti lang, kasi mahirap kasi yung walang trabaho. So dito yung aking mga kwan, may mga tabon tinatabunan, kasi kung minsan may mga manok, tinutuka yung mga sako. Tapos dito yung feeds, di na arrange yan. So ito mga ka-moms, dito nakalagay ang bigas at dito naman nakalagay yung feeds, tapos yung iba doon sa kabila. Meron akong mga mais nandun sa kabilang bodega, doon din inilalagay yung mga tahip na yellow, din yung bigas na mais, at yung ibang mga grains doon ko rin inilalagay, dahil hindi magkasya dito kung minsan. And then doon kasi mas malapit doon sa tindahan, kasi mahirap man kasi kung malayo yung bodega, kung may magbili ng isang sako, punta pa sila dito. So ang nakalagay dito, pag naghahakot sila ng tig 10 sako. So dito, pero kung tig isa-isa, doon na lang kinukuha doon sa kabilang bodega. At saka pa
At saka mahirap kasi yung top down namin is nasira. So pina-overhaul. Ay naku ka, moms. Naghanap din ng share yung top down. Magkano? Ano yung tawag? Giparibor. Kasi wala na siyang persa. Kahit 5 sako, parang hindi niya na makakaya. Kasi ang trabaho ng top down namin is kung may magbili ng tig 2 sako, 3 sako, 4, idini-deliver basta doon lang malapit sa kabilang barangay. Pero kung malayo na, hindi ko na ito hinahayaan na hindi na ako nagpapa-deliver kasi hindi kaya ng top down. So, kailangan kasi kung meron kang tindahan, meron kang delivery. Kasi yan ang isang strategy mo pag mayroon kang tindahan. So mga kamams, hanggang dito na lang yung video ko. Please like and share and subscribe. And shout out pala ako dyan sa mga viewers ko. Maraming salamat sa pagsuporta nyo sa akin. Kahit hindi nyo man ako nakita, pero nakikita nyo ako dito sa video ko. Maraming salamat!